It's an opportunity utro nga gi pagkanunay ko nga inyong gi-invite dere sa inyong radio station. Again, this is always my privilege because this is my calling na mag-share ng salita ng Panginoon. This is my joy also. Yeah. Ngayong Monday ho. Sige. Mga prayer warriors natin o kung sino pa man, mga i-greet natin, mga ka-church mo dyan. Nga pala. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, no? Ako po ay nagagalak sapagkat marami pong na-reach out ang radio station na ito. Welcome po sa hapong ito, no? Maaaring yung iba ay masarap ng tulog, ano? Kahit mainit. Masarap dito ang tulog. Sa amin kasi ngayon malamig, maulan ngayon, kaulan lang dito sa Mindanao. Sana all dito ho sa Luzon ay nako. Wala pong humpay ang init, ano, at talagang, we have no choice, kundi kailangan namin i-overcome ito. At, sobrang init, Sir Bong. Sobrang init, but by God's grace, nakaka-survive. And welcome sa lahat po ng mga manonood at makikinig. And I hope na mabless tayo na Lord, at higit sa lahat, mabless natin siya. Yun ang kasi ang purpose natin. Oo. And good afternoon din, watching us live din, si Pastora Perlita Ramirez. Sige, one of this day, magkasama din natin to. To share the word of God. Why not? May mga pastors din sa Surigao na nag-intent na mag-join sa atin, yung iba mag-worship sa Alpha and Omega. Ang dami na sabi ko, mag-isa pala ako dito Sige lang. One day at a time. Yes. At wala po nagsisimula ng maramihan, lahat po ay nagsisimula isa maliit na bagay. Yeah, totoo naman. Ang sabi ng Diyos, po ng Diyos, Sir Boy, is pag tayo po ay faithful sa maliit na bagay, of course, pagbibiyaan tayo ng Panginoon sa mga malaking bagay. So, one step at a time, tama yung sabi mo. One step at a time. Sige, opening prayer muna tayo. Okay, let's pray, no? Heavenly Father, we thank you so much for the opportunity once again na kami, O Diyos, ay lumapit, Panginoon God, sa iyo. Lord, I pray for our weaknesses, our sins. Please forgive us, Panginoon God. Sa amin, O Diyos, mga kakulangan, patawarin niyo po kami. And Lord, once again, O God, sa aking pang-speak this afternoon, I pray, O Diyos, na ang makita sa aking buhay ay ang iyong kaluwalhatian at hindi po ang aking kahinaan. Lord, gamitin niyo po ako, Diyos, for your glory and your glory alone. And Lord, as we proclaim the name of Jesus, Panginoon God, as we proclaim your name, O God, Lord, hallelujah, O Diyos, ang lahat po na mapakinig, lahat po, O Diyos, ng mga nanunood, O Diyos, hallelujah, O God, himukin niyo po sila, Panginoon God, i-convict them, Panginoon God, with the Holy Spirit, Panginoon, O Diyos, anoint them also, Panginoon God, and I pray, throughout this afternoon, kasama Panginoon God si Sir Bong, kasama O Diyos ng pamunuan O God ng Alpha and Omega, I pray na patuloy O Diyos na pagpalain niyo po sila mightily, favor upon favor O God sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po ito, Panginoon God, itong platform na ito, O Diyos, to proclaim your goodness, Panginoon God. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sa mga viewers namin. Nawa po O Diyos ang espiritu ng pagkaantok, ang espiritu O Diyos ng pagkainip, Panginoon Diyos, hallelujah O God, na marami pong disturbance in the name of Jesus. Wala itong karapatan sa aming panahon ngayon, O Diyos, sapagkat we are here to hear the word of God. Hallelujah, O Diyos. At kami po, Panginoon God, ay ma-encourage not by ourselves, Panginoon God, but by your word, Panginoon God. Maraming salamat po, O Diyos. This is my prayer in the name of our Lord Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Maraming salamat. And again, kung may mga prayer request kayo po dyan, mga kapamilya, healing service request, o paano man yan, na gusto niyo pagdasal sa amin, specific po, para bigandaan mo namin, balikan na namin yung mga comments niyo mamaya ko dyan. Sige, mga taga, Sambuanga, watching us live also, Alaska, USA. Grabe mga viewers na. Wow. Guys, una na ito, Sambuanga, no? Okay, hello po sa inyo dyan. Hindi pa ako nakapunta ng Sambuanga. So, pinakamalayo ko na puntahan lang ay Davao. So, hopefully, God willing, makakarating tayo dyan. Yeah, totoo yan.
ano, so, mabalik normal yung buhay nating lahat. Oh yes, of course. We're looking forward about, oh yes, yes sir. We are looking forward about that, no? So, ang ating magagawa lang talaga sir, eh, panalangin talaga ang mga nangyayari. Because God is always in control. God is always in control. Yeah. Mm. Tayo naniniwala, Christians, naniniwala may Panginoon. Alam yes, natin of course. Na God is in control sa lahat ng sitwasyon. Yes, ito. Of course. Yes, of course. Pero hindi natin alam kung kailan matatapos. Yes, hindi natin alam, sir. Pwede kasi sabi tatusin kasi ito kahit bukas na mismo, ngayon mismo, pwede niyo gawin yun. Alam mo kasi, ang alam mo kasi sa ganito yan. Hindi ko pa to topic ngayon, ha. Segue lang ito. Sige, totoo. No. Actually, tayong mga Christian, even us, tayong mga Christian, tayong mga tao, we are trying our best, by the way, na ito ay mapuksa, alam mo yon. But again, ang sabi ng Panginoon is, stand still, this is not your war. This is my war. No, sabi ng Panginoon, hey, hindi mo to laban, no? Hindi mo to, just stay put ka lang. Laban ko to, sabi ng Diyos. So, ang ating gagawin is just stand still, dinibigay natin to sa Panginoon, no? Siya ang, of course, ako po iniwala na hindi po ito pakana ng Diyos, pero ito ay kanyang inalaw. Yeah, no? Yeah. Alam ng Diyos kung kailan ito nagsimula at alam ng Diyos kung kailan ito tatapusin. Yeah. Totoo 'yon. Lahat tayo pa, yan ang hawakan natin. Sa yes, of isa. Course. Yeah. Yes, of course. Nasa bahay ko naman lang ng mga ito, ng mga nangyayari. Sir. Yan lang. O, sige, yes, tuloy tayo. Papasa ko sa iyo yung line na. Sige. So magandang hapon sa lahat, ano, sa mga bagong bisita natin sa ating podcast. Welcome na welcome. My name is Pastor Jeff Kimson. I'm just recently lang naging 30 years old by God's grace. No? So I am so blessed that Sir Bong give me a slot na magkaroon ng mag-online, no, dito. So such an opportunity talaga, no. I am so blessed. I am so blessed. Ako maliban lang talaga, no, sa mga busy days kasi medyo nagiging busy rin tayo paminsan-minsan. So, welcome again. So, ang ating teksto, makikita po natin, mahaba to Sir Bong because before natin makuha yung story, kailangan natin basahin yung buong konteksto. Mahirap mag-pick lang ng isang verse sa Bible and then ipapaliwanag natin without knowing the context, ano? Ito po yung makikita sa Judges or Hukom. Sa Tagalog ay hukom o judges sa Tagalog, sa English 1 to 5, chapter 2 verse 1 to 5. Okay? Please bear with me sa mga viewers natin. Please bear with me, no? Bear with me. Bear with us, with Sir Bong. Judges or hukom chapter 2 verse 1 to 5. Tagalog aking babasahin. Mula sa Gilgal nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh or ang pastor ni Yahweh or mga man of God. Yung anghel kasi ngayon is messenger. So ang messenger po ngayon sa kapanahon natin, Sir Bong, is mga pastor, mga man of God, okay? Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga nuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko ring huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar, ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila papaalisin at sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga diyos-diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Verse 4. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita. Kaya tinawag na Bukim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Okay? Ang topic ko today is tulog ba si Lord? Okay? So my topic for today is tulog ba si Lord? Natutulog ba si Lord? Or bakit ganito? No? Tulog ba si Lord? Somehow ito yung maraming tanong ng mga kapatiran natin na maraming tao. By the way, medyo low ang aking voice kasi medyo puyat po tayo. Oo. Medyo
medyo ano nga ngayon eh, kung makikita nyo dyan, medyo malaki-laki ang iBag. Oh, medyo malaki ang iBag. So, nagpuyat po tayo, no? At dahil po sa ministry din po iyon. Now, the question is, ang topic ko is, tulog ba si Lord? No? Tulog ba si Lord? Ito po yung maraming tanong, especially sa pandemic na ito, na parang ang Diyos ay tulog, parang ang dami nating iyak, ang dami na nating hinaing, hinagpis, mga suliranin, na kahit anong tawag natin sa Diyos, ano, ay parang hindi man maminaw ang Ginoo, parang bungol ba si Lord? Ano ba problem, no? Nag-ano naman ako, di ba? I'm faithful to God. I'm faithful to the church, no? I'm faithful to anybody. Pero bakit ganito? Bakit parang tulog si Lord? You know, minsan of course hindi lang po isa ang mga kapatiran na nagtatanong ng ganyan. Of course, marami pong katanungan na ganyan. Now, this is my point. We always pretend that problems come to your life has a purpose. Sinasabi lagi natin, Sir Bong, na ang problema daw ay dumarating sa atin, may dahilan. Okay? But again, before we ask that, ask yourself, bakit nga ba hindi ka pinapakinggan ng Diyos? Okay, ha? Ano ba ang rason bakit hindi ka pinapakinggan ng Diyos? Okay, ulitin ko, ha? Before ka mag-jump up sa conclusion na, kasi pag may dumating na problem sa atin, sasabihin agad natin, ito'y pagsubok lang. Tapos kakanta ka agad ng, pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Bigla tayo agad napapakatanon, mga pagsubok lang daw yan. Before you jump up to conclusion about na ikaw ay sinusubok ng Diyos, hey, wait lang. Before mo sabihin yan na mga ganyan, okay? Ask yourself, search your heart, no? Tingnan niyo muna ano ba ang ginawa mo at ano ba ang nagawa mo para kay Lord. Okay, ulitin ko. Ano ba yung parang rason kung bakit si Lord ay hindi nakakarinig, no? At parang walang tugon si Lord sa buhay natin, no? Before mo sabihin na tulog si Lord, okay? Check yourself first, no? Kaya nga sinasabi natin lagi na i-check mo muna sarili mo, no? I-check mo muna sarili mo. Search your heart, no? No, sabi nga ni David in Psalms 51, create in me a clean heart, O God, and renew thy spirit within me. No? So sinerch niya ang kanyang kasing-kasing, no? Sinerch niya ang kanyang puso if there's something wrong, no? Because Sir Bong, okay? Wala pong mali sa Diyos. Pag may problema, ang may mali hindi sa Diyos, ang mali ikaw. Automatic 'yan. O sa tao yan, sir. Sabi nila, tao diferensya. Mm. Tao talaga, sir. Tao talaga ang may diferensya. Mm-hmm. Now, may tatlo pong bagay na dahilan kung bakit po tayo ay hindi pinapakinggan ng Diyos based doon sa ating binasa. By the way, sa mga nagtatanong, ano yung Judges? Ganito yan, mga minamahal kong kapatid. Nung namatay si Moses, ang humalili si Joshua. Nung matanda na si Joshua, ang walang leader, okay? Walang leader ang papalit. Kaya ang Diyos ay nagpapalit ng mga judges, okay? So ito po ay 12 judges, no? Kaya nga nasulat yung hukom kasi before po ang first prophet, which is si Samuel, before po si Samuel, lahat po ay judges lahat. Okay? Judges po lahat. Now, every time ganito po yan ang story ng judges sa mga nagtatanong. Baka bigla kasing ano yung mga hukom, pastor? Ano yung mga judges na yan? Ganito yan. Every time na may problem, ang Israel, sila ay lumalapit, ang Diyos ay nagpapadala ng mga judge, at ang judge ngayon ang nagko-condemn, at ang judge ngayon ang parang nagiging tulay between the people of Israelites and then God. So in short, yan yung tinatawag natin as a simple explanation of judge. Now, ito ngayon. Okay? May isang anghel na pumunta doon sa mga Israelites at sinasabi nila, kasi ang mga Israelites ay umiiyak na naman, humihingi ng tulong, na bakit daw sila pinapahirapan, bakit sila ginugutom, bakit daw sila inaapi, bakit daw sila nagiging slave, etc. ng mga ibang bansa, ibang bayan. Now, ang simple answer ng angel is, bakit mo sinisisi ang Diyos? Okay? Bakit mo sinisisi ang Diyos? Alam nyo ba, ang number one na pagkakamali ninyo is ganito. Number one na i-check ninyo.
Okay? Pagkakamali ng mga Israelites, this time, they break God's covenant. Okay, they break God's covenant. No? Yung kasunduan nila, okay, between God and the people, nung bago sila inalis sa Ehipto, ito ha, makinig kayo mga minamahal kong kapatid, kasi baka mawala kayo. Okay? Ang covenant ng Diyos sa Israelites is that dadalhin ko kayo sa lupang pangako basta hindi kayo sasamba sa anumang Diyos-Diyosan. Klaro. Okay. Klaro yan. Na kung magagalit kayo sa akin, kapatid, then you have no reason na magalit sa akin. No, because I'm just only reading the Word of God. Okay? Klaro ba yan? Yes, 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 sir, Bong, no? You have no reason to doubt me and you have no reason to be angry with me, no? Because I'm just reading the Word of God. The God's covenant is this one. Dadalhin ko kayo sa lupang pangako, sabi ng Panginoon, if, no? Basta, actually, pagdating nyo doon, huwag na kayong sasamba sa anumang Diyos-Diyosan. The first thing na ginawa ng mga Israelites is they agreed. Sabi niya, yes, of course, we promised. Because covenant, by the way, is a promise. No? It is a promise. Now, sabi ko noon, okay, let's go. Sige, okay, deal kami dyan, Lord. Now, many years later, no, nung sila ay nakaalis na sa Ehipto, no, 100 years later, nung sila ay nakapunta na sa Promised Land at sila ngayon ay nandun na sa Promised Land, mga minamahal kong kapatid, nakalimutan na nila ang kanilang promise kay Lord. They broke the covenant between them and God. No, unti-unti na po nilang nakalimutan ang Diyos. That is the problem of the Israelites people. Kasi nakalimutan nila yung promise ng Panginoon. Nakalimutan nila yung promise nila kay Lord. In the same manner, kung bakit hindi ka tinutugunan ng Diyos, baka before nag-promise ka at hindi mo tinupad. Boom! Ulitin ko ha? Ulitin ko. Okay, bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw yan. Okay? Pero hindi ko sinasabing walang kapatawaran. Okay? Before ka mag-ask kay Lord na, Lord, bakit dito ganyan? Bakit ganyan? Check yourself first. Baka may ipinangako ka kay Lord na hindi mo tinupan. Oh. Sir Bong, let me read. Okay? Ecclesiastes chapter 5. Okay. Verse 4 to 6. 4 to 6, 5. Yes po. Okay. Oh, mangangaral. Oh, ito klaro kayo. Ito ba? Oh, bato-bato sa langit ang tamaan, magalit kasi bahala na kayo. Ang no? First na din na sa atong wall, ha, okay. Sa atong podcast. Bro. Sige. Chapter 5, Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 6. Oh. Mangaral kung Tagalog. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Boom. Tuparin ito agad. Ulitin ko ha. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Verse 5. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Klaro. Klaro, sir. Okay? Promise is good. Promise is good. Pwede kang mag-promise. Basta tuparin mo. The problem sa atin mga Christian is this one. Okay? Ang dami mga Kristiyano na nangangako kay Lord, na Lord, if you bless me, and I will bless you. Ah, grabe, oh. Oh, Lord, if you just bless me, I will bless you. Oh. Kaso, nung pinagpala na, tapos nung, alam mo na, yung pinagpala na nasa kanila na, eh, hindi na nagpapakita sa church. Oh. Oh. Minsan magsabi diba, ko yung pastor na, ano, mamatay pa ako, promise, I swear. Ah, grabe. Alam mo yung ganun pa, di ba? From the moon and the star and the sky. Di ba? Ganun yun eh. Oh, kaya listen to this ha, sa mga yung mga viewers natin na yung kanilang mga ano, yung hindi pa kasal, yung mga magjojowa pa lang, tapos sabihin, I promise, wow! I promise, I will love you forever. Woo! Dagway ninyo, baga kayo na. Lumat na. You know, it is one of the reason why God hate the people
No, actually, sorry, not hate, but parang binibigyan tayo ng pagsubok. You know why? Because the problem is nasa atin, no? Nagpa-promise tayo kay Lord na, Lord, I will do everything, I will do like this, I will do like this. Tapos nung nandyan na, eh wala ka na ngayon sa mapa, wala ka na ngayon sa radar. Yan ang problem eh, di ba? For example, sasabihin na, oh, I will help you, no? Itong ministry to, I will help you. Tapos biglang, boom, nawala na sila, awasan na. Oh, di ko alam, ambot. Mm. Oh, ayoko na mag, ano. Ayun na yun. Oh, di ba? Ganun yan eh. If you promise, make sure na ito ito pa rin natin, mga minam, especially paggawain, at especially para kay Lord. Oo. For example, Lord, pag ako yung nagkatrabaho, pag ako yung nagkaligusyo, magka-tights talaga ako, no? Pero nung ikaw yung binigyan ng trabaho, binigyan ng negosyo, nag-tights ka ba? Wala. Wala. See? That is very dangerous. Because it's okay na mag-promise ka sa tao because man is sinner. Man always broke his promises because promises that were meant to be broken, sabi ng iba. Okay? Pero iba usapan pag ikaw ay nag-promise kay Lord. Oh. Pag ikaw nag-promise kay Lord, kasi ibang usapan yan. Kasi maniningil sa atin, si Lord hindi tao. Oh, tandaan po natin. So, mga viewers, be careful sa inyong pag-speak sa inyong mouth, no? Be careful na nasasabihin natin na, oh, magpa-promise ako, Lord, na gito ganyan, I will serve you, no? Till death do us part, I will do everything to follow you. Grabe talaga, oh. O sabi ni Perlita, Ate Perlita, grabe talaga, nangako ang tao pero napako ang Diyos. Pag nangako, tinutupad niya. Amen. Oh. Pero actually, Ate Perlita, ang problem dito is not the promise of God because the promise of God lagi niya tinutupad. Ang problema is this one. Tayo mga Kristiyano na nangako tayo sa Diyos pero hindi natin tinutupad. Sarap magkape, kape muna ako. Praise God. Tuloy mo lang. See? Napakasarap din ng Prince Coffee ko dito na ukaubos lang, oh. Sa akin black coffee na lang to sa akin. Black coffee. Sige lang, isasabay na namin deliver sa iyo yung ano, yung pag may Luzon kaming delivery, papadala namin yung Prince Coffee. Please, Sir Bong, para naman ay matikman ko yung lagi nating pinopromote dito. Uh-huh. Oh yeah, tapos maramdaman mo, sabihin mo lang sa amin kung anong naramdaman mo, yung pawis mo, tagat sa pawis yan. Okay. Para munggo yan. Wow, praise God. So again ha, ulitin ko ha, it's okay na mag-say tayo ng promise, basta tuparin natin. Tuparin, yung word kasi na tuparin eh, no? Kasi yung covenant kasi dito, yung binibreak ng mga Israelites eh, no? Sinira nila yung covenant ng Diyos eh, yung promise nila eh, yung promise nila kay Lord, sinira nila eh. That's why, mga minamahal kong kapatid, listen to this, no? Please, stop. Okay? Magsabi kayo ng promise kay Lord kung hindi nyo tutuparin. Okay? For me, I don't have any problems na mag-promise ka sa tao because tao yan. Parehas kayo nagkakamali at parehas kayo nafo-fall. Parehas kayo bumabagsak. Pero ibang usapan kapatid pag ikaw ay nangako kay Lord. Iba yan. Kasi ang niningil sa atin, hindi tao, niningil sa atin Diyos. Kaya nga, be careful, ano? Be careful na ganito ganyan. Lord, if you bless me, I will. Be careful about that kung hindi mo tutuparin sapagkat sisingilin ka ng Diyos. Because that is the promise na ibinigay mo coming from your heart. Boom, lumabas sa iyong bibig. No? Lumabas sa iyong bibig. Because you are desperate eh. Nung panahon na yun, desperado ka eh. Kaya mula sa puso mo, nasaktan ka eh. No? Lumabas ngayon sa bibig mo na ganito ganyan. Oh, ganun yun. Oh, di ba? Lord, promise, hindi na ako magsusugal. Oh, ganito ganyan. Hindi na ako mag-iinom. Oh, hindi na ako magbibisyo. Huh. Sabi ng Panginoon, burit ni mo. di ba? Something like that. So that, yan yung isa sa ikinakagalit ng Panginoon. Especially, Sir Bong, sa money matters. No? Money matters, grabe. Remember that the love of money is the root of all evil. So yeah. please be careful about yes. Tingnan mo sa pera kasi mag- yes, po. Din so, natin yan, yeah. Nyo, yung just-justan yung ano lang. Oo. Kahoy, ano ba 'yun? Oo, actually tama 'yung sinabi mo, Sir Bong. That's why be careful tayo mga kapatid. Tayo lahat maging careful tayo.
Tapos pag hindi ka pinagpala ng Diyos, sasabihin mo, natutulog ba ang Diyos? No? But before mo sabihin yan, okay? Before mo sabihin yan, is check yourself first. Pangalawa, disobedience. Okay? Disobedience. Ito kasi yon. Yung sinasabi kasi ng anghel na ito na pumunta doon sa yung sa Judges na binasa natin. Sabi niya is this one. Di ba sabi ko sa inyo na wag na kayong sumamba sa anuman Diyos Diyosan, pero bakit kayo nag-disobey? Ba't kayo nag-disobey? Sabi ng Panginoon, hindi ba sapat yung pagka yung habang kayo ay inihaon ko mula sa Ehipto, no? Nung wala kayong nadaanan, hinati ko ang dagat para kayo makalakad, no? Habang kayo naglalakad sa disyerto, no? Na parabang napakainit, binigyan ko kayo ng ulap para hindi kayo mainitan, at pag sa gabi naman na kayo'y nalalamigan, binigyan ko kayo ng poste ng apoy para hindi kayo malamigan, at nung kayo ay nauhaw, pinalabas ko ang tubig mula doon sa bato at para ito ay inyong mainom, at nung kayo ay nagutom, pinaulanan ko kayo ng mana, nag-request pa kayo ng palaman, pinaulanan ko kayo ng pugo. Oh, saan pa kayo? Sabi ng Panginoon. Oh, saan pa kayo dyan? Binigay ko na ang lahat-lahat. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nagpapako na ako sa krus ng Kalbaryo. Dumanak na ang dugo sa akin. Ano? Mula pagka-Diyos, aking hinubad ang aking pagka-Diyos, at ako'y bumaba dito sa lupang ito para magpakamatay para sa inyong kasalanan. And yet, ipinagpapalit niyo ako. Yun yung masakit eh. Yun yung mga masakit eh. Di ba? Okay? Ang magaling manloko, magaling mag-deliver po. praise the Lord. Ang gaganda, ang gagaling po ng mga viewers po natin ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe mga idea nila, no? Yeah. And I love it and I like it, no? I like it. Ito yung mga talagang nagpapalo sa Alpha and Omega. Grabe yung wisdom nila. Amen. No? So and I like that, no? Dapat meron po tayong interaction para po mas maganda. So number two po na parang alam mo 'yon, yung dahilan kung bakit parang tulog si Lord is disobedience, no? Nag-disobey tayo kay Lord eh, no? Ang sabi ng Panginoon is huwag mong gawin 'yan, ginagawa mo. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo 'to, hindi mo ginagawa. O sa sino mo talaga ang mag-a-adjust sa atin? Ang Diyos o ikaw? Din siyempre ikaw. Yan yung problem sa atin eh. O Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Yung Ecclesiastes pa rin, mga ngaral, chapter 5 verse 1. Mag-ingat ka sa pagpasok ng bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa sa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano mabuti at masama. Ang sinasabi naman ni King Solomon, listen to this, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Kahit ano pong sacrifice niyo, kahit po anong offering niyo dyan, kung hindi sinusunod ng Diyos, walay. No? Walay din. Oh, yun talaga, tulog si Lord. Tinutulugan ka. Bakit? Sayang yung effort ni Lord sa buhay mo. Oo. Yun eh. Lagi tayo nag-disobey sa Panginoon. Oo. Yun eh. Yun yung number one na problem sa atin. Na pangatlo, eto tayo ngayon. Okay? Uncontented. Oo, eto ngayon. Uncontented. Hindi po, ano ba yun? Ano bang Tagalog ng contented? Hindi ba contento? Ayun. Sorry. Na mental block. Walang hindi satisfaction. Ayun, satisfaction. Okay, another word. Ano? There is no satisfaction. There is no satisfaction. Walang kakontentuhan. Ito kasi ang utos kasi, sir. Ito kasi ang utos ng Panginoon. Pag kayo ay nasa promised land na, okay, lahat ng mga tao niyong palayasin ninyo at lahat ng ari-arian wasakin ninyo. Ulitin ko. Ang sabi ng Panginoon, this is the command of Christ, no? This is the command of God. Sabi niya, pag kayo ay nasa promised land na, make sure na palayasin niyo lahat ng tao, gibayin niyo lahat ng kanilang altar, gibayin niyo lahat ng kanilang mga ari-arian, etc. Okay? Lahat ng mga negosyo, trabaho nila, gibayin niyo lahat, okay? Now, pagdating nila doon, eh nakita nila medyo mayaman, medyo maganda yung hanap buhay, maganda yung ano. Kaya instead na kanilang wasakin, okay, hindi nila inadapt, niyakap yung total promise ni Lord, because ang Diyos kasi pag sinabi niya na wasakin mo,
kung ano man yung dapat wasakin mo, because from that, magtatayo ang Diyos ng panibago para sa iyo. Amen. Ah, amen and amen. Hallelujah. Okay? Ganito kasi yan, mga minamahal kong kapatid. Ano? For example, sinabi kasi ng Diyos na wasakin mo lahat. Kung ano yung makita nyo, wasakin ninyo. Ang mga Israelites, no, hindi sila nakontento kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ang ginagawa nila, mga minamahal kong kapatid, in-embrace nila kung ano yung natira doon. For example, itong mga tupahan. Hindi nila sinira, hindi nila ngayon pinagpapatay. Ang ginawa nila, in-embrace nila at ginawa nila ngayon yung parang, parang take over nila. Oo, hindi nila pinatay. And that is the problem, because number one, you disobey God. Pangalawa, hindi ka kontento kung ano yung ibibigay ng Diyos. Oh, kasi pag sinabi kasi ng Diyos na wasakin mo, gibain mo, just do it. Just do it. Because from the rubble, doon gagawa ng Diyos ng panibago. Oh, amen and amen dyan. So for example, pag sinabi ng Diyos na hiwalayan mo na yan, hiwalayan mo na yan. Because there's a better person for you na, na darating. At yan ay sugo ng Panginoon para sa'yo. Praise the Lord. Oh, ganun yun. Hallelujah. So a problem is uncontented. Hindi na kontento. Hindi na kukontento yung mga Israelites. Ang sabi na, hindi, i-adapt natin ito. I-adapt natin ito, etc., etc., etc. Okay? So ngayon, ang sabi ng Panginoon, o dahil in-adapt niyo yan, yan yung magiging tinik sa lalamunan ninyo. Oh, okay? Yan ang magiging tinik sa inyong mga lalamunan. Yan yung magiging anay sa inyong pamamahay. Okay? So yun yung naging problem sa Israelites. Hiniwala silang full trust kay Lord. Mm. In the same manner, ganun din ang magiging problem sa atin if we do not put our trust kay Lord. Ah, diyan tayo magkakamali. Diyan tayo babagsak. Okay? Mensahe ko yesterday sa church, do not put your trust and hope to man, because man will fall. Man will fall throughout the history. Throughout the history, Sir Bong, I know that you are an academic person. I know that you are an academic person, Sir Bong, no? Ano? From throughout the history, akala nila tanyag sila. Oh, not even the wisest person in the world, no, na si Solomon, no? But sabi niya, no, without God, you are nothing. You are meaningless. Oh, see? Ganon yun eh. Totoo yan. Kahit ano pang dami ng award mo eh. Oh, yes. Oo. Totoo yan, sir. No? So, the problem is this one. Do not put, sinasabi ko, do not put our trust to man, okay? Put our hope and trust to the living God. Kasi tayo lang ang matutumba, pero ang Diyos hindi. Oo. Tayo lang matutumba, pero ang Diyos hindi. Kailanman, hindi matutumba ang Diyos. Now, eto ngayon yan. So, Pastor, ano ang gagawin namin? Para naman, si Lord ay pakinggan kami. Eto yung gusto kong makita eh. Makita ninyo mga kapatid, in verse 5 ng Judges chapter 5 verse 5. Ah, sorry. Judges chapter 2 verse 5. Okay? Okay? Kaya tinawag nilang Bokem ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Actually, in English translation nito is sila po ngayon ay nag-seek ng forgiveness kay Lord. Because one thing, Sir Bong, bakit ang Diyos inilalayo niya ang mukha niya sa atin? It's because of our sin. Klaro po yan. Kasalanan. So before you jump up to conclusion again, na nasan si Lord? Nandyan pa ba si Lord sa buhay ko? Ang dami kong problema. Ang dami kong utang. Oo, utang na loob, no? Utang na ganito. Hindi ko na alam kung saan ako hugot. Hindi ko na alam. Alam niyo, this is my testimony for every one of you guys. Bago kayo magsabi na tulog ang Diyos, this is my concluding words. Seek first yourself. Tingnan niyo muna, i-search niyo ang sarili ninyo. Baka tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos and kailangan natin ihingi ng tawad ito. Pangalawa, ganun yun eh. Ihingi natin ng tawad kay Lord. Ihingi natin ng forgiveness kay Lord. No? Sabi ni David nga na search me Lord. No? Search me Lord. Baka ako'y nakagawa ng kasalanan sa iyo. So something ganun.
So mga minamahal ko kapatid, no? One thing para mais ang damdamin ng Diyos. Ang Diyos ay parang ama natin, no? Kahit po tayo nagkakasala, still he is our Father. Remember that. And our Father is merciful. Our God is beautiful. Our God is faithful. Our God is graceful. Wala pong kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos basta tayo ay bukal na lalapit sa kanya, sa kanya. Amen and amen. Sir Bong, good afternoon. Good afternoon sa lahat po ng mga viewers. Pagpalain po amen. Tayong lahat. Amen and amen. Okay. Hallelujah. May mga, teka lang, check ko lang may mga nabay siya. So far, wala naman mga na prayer request. So far, wala naman. Okay. Closing prayer tayo, Pastor. Okay, sige. Let's close in prayer. Ano? Heavenly Father, we thank you so much once again. Yes, but before we pray for ourselves, Lord, kasama ng mga viewers, naalala ko po, Panginoon God, ang bansang Israel na ngayon po, Diyos, ay nakipagbakbakan, Panginoon God. Lord, I pray, O Diyos, na pagpalain niyo po, O Diyos, at patuloy niyo po, Panginoon God, na proteksyonan. Lord, anuman, O Diyos, mga banta, Panginoon God, hallelujah, Diyos, kanilang buhay. Lord, because ang bansang Israel ay yung pinili, Panginoon Diyos, hallelujah, O God. I pray, Panginoon God, hallelujah, O Diyos, it's sad to say, Panginoon God, na marami pong collateral damage, Panginoon Diyos. But Lord, hallelujah, ikaw po, Diyos, ang mag-bless sa bayan ng Israel, Panginoon God. The same time, Panginoon God, I pray also, Panginoon God, sa mga kapatiran namin, sa lahat po, Diyos, ng mga nanunood, lahat po na nakikinig, Panginoon Diyos. Hallelujah! Ako po ay lumalapit at inilalapit po sila, Panginoon God, sa inyo, sa kanila, Panginoon God, na buhay sa araw-araw. Especially today is Monday, kakasimula pa lang, O Diyos, ng linggo. Nawa, ma-overcome nila, Panginoon Diyos, ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon God. Lord, ang kanilang mga pinaplano ang kanila, O Diyos, na mga negosyo, trabaho, Panginoon God. Lord, samahan niyo po sila, Panginoon God. Lord, ang mga OFWs, Panginoon God. Lord, hallelujah, sa kanilang kanilang pagtatrabaho doon, O Diyos, na malayo sa pamilya, embrace niyo po sila, Panginoon God. Pagpalaan niyo rin po, Panginoon Diyos, hallelujah, ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw po ang patuloy, O God, na mag-ingat, Panginoon Diyos. Gawin po, Panginoon God, I pray for this radio station, na ikaw po, O God, ang patuloy, O Diyos, na mag-bless, hallelujah. Lord, extend their territories, Panginoon God, na marami pong maaabot in the name of Jesus, hallelujah, O God. And I pray, Panginoon God, sa buhay ni Sir Bong, patuloy niya siya pagpalain kasama, Panginoon God, ng kanyang mga staff. Ikaw po, O Diyos, ang mag-bless at ang mga tao na sa likod nito, O Diyos. Ikaw po ang mag-bless sa kanila, Panginoon God, sa lahat po ng aspeto, Panginoon God, spiritually, materially, physically, financially, Panginoon God. Magkaroon, O Diyos, ng breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah, O God. O Holy Spirit, thank you, O God, sa pagsama, Panginoon God, sa amin. And Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa opportunity na ako ay nakapagsalita sa blessing for me, Panginoon God. Dagang salamat kayo sa imong pag-uban kanamo sa kanunay Ginoo Dios. Muna ako mga pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo lamang. Amen o amen. Amen. Hallelujah. Amen. Good afternoon sa lahat. Okay, salamat. See you again Wednesday okay. Afternoon. Sir Bong, I have a suggestion if you may. Okay. It's okay. No? I will next time maybe i-shorten ko yung message because I will take the opportunity kung kayo po ay may tanong regarding sa about sa Bible, no? I think okay. Hati sa akin na naman to, Sir Bong, no? Okay. Sa ibang guest hindi ko sila kasi sa kanila yon. Yes. Sa akin i-shorten ko yung message and then if you have a question na nagda-doubt kayo, please para bang sasagutin natin, Sir Bong. Kasi maganda kasi yun eh. Interaction, maganda kasi yun eh. For example, any pag question, may yes. Papatuloy na sa'yo. Sige. Okay, and then, pero of course, hindi natin masasagot lahat yan kasi mag-ano tayo sa oras eh. Yes. So, may katanong ba sila nag-doubt about Bible? About Bible, kung ano man yung parang kanilang, yes, gusto itanong about maganda their faith. Yes po. I like it. Yeah. About their faith para mas lumago sila. I am willing to answer. Yes, so just like yung sinasabi mo kanina. Lord, bakit parang bingi ka? Hindi mo ako naririnig. Yes, of course. Maganda 'yun.
Pastor Jefferson, ito halimbawa ha, kapamilya. Pastor Jefferson, bakit hindi ako naririnig ng Panginoon? Ang tagal na ng panalangin kong ito. Yes. Okay, yun, sasagutin natin yan. Itong Bible verse na ito, Pastor, hindi ko maintindihan. Pwede yes. Please, tayong dalawa niyan, Sir Bong, mag-enjoy tayo kasi mayroong interaction eh. May interaction. Yes. Mm-hmm. Pwede ka sila mag-join dito kung gusto nila. Mag-message lang sila dyan sa page. Pwede natin sila ipasok on the broadcast. Kahit magpa-prayer request, pwede nga natin ipasok dito. Magtanong dito ng person, ng through online, makikita ka rin sa screen. Wow, okay. At saka magpa-pray pwede. Okay, pauna ko lang. Wag niyo kaming tanungin saan kukuha ng pera kasi kami din naghahanap ng pera. Disclaimer lang. Disclaimer. Baka sabihin. Ayan na ha, may mga katanungan about okay, yes. So, niyo, so faith niyo, Bible. Yes po. So maybe maganda to, interactions. Yes, yes. Basta ano lang, pangalawa, wag po kayong magtanong ng ano lang ng kasi may mga tanong kasi ng mga light lang na kahit ito kasi yan. Before ako mag-off sa Sir Bong. Ngayon yan. Okay. Kung nagtanong kayo pero alam niyo naman yung sagot, huwag niyo nang itanong, okay? Pero kung nagtanong kayo, alam niyo yung sagot pero nagda-doubt kayo, yun okay yun. Yes. So, maganda to practice, may pagkakataon kayo na masagot yung katanungan. Yes. Actually yan ang gusto. Yun talaga yung parang isa sa mga gusto ko rin eh. Para alam mo yun. May meron silang kalinawan sa mga alam mo sa kanila mga katanungan. Sige. Maganda 'yon. Na Wednesday, okay. Pwede na simulan natin 'yan Wednesday. Yes, of course. Okay. Sige. Salamat so, again. Thank you, Sir Bong. Thank you, sir. God bless. God bless.